nagtipon ang Adventist elders and church leaders sa kick-off o paglulunsad ng Global Disciple Making Evangelism sa South Central Luzon Conference Territory. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng Seventh-day Adventist World Church at nakatakdang isagawa sa susunod na 15 buwan hanggang sa 2025. Alamin ang mahalagang layuning nakapaloob sa programang ito sa balitang May Pag-asa ni Yvonne Rigor. Sinasagawa ang Global Disciple Making Evangelism Kickoff dito sa SCLC Pavilion, San Pablo City, Laguna. Ang nasabing programa ay pinasimulan sa isang devotional ni Pastor Lemuel Fadriquela, SCLC NDR IEL Field Secretary. Idiniin niya na kailangan nating maging mabisang instrumento upang madala ang mabuting balita tungkol kay Kristo sa buong sanlibutan. Tayo po ay nagtitipon dahil ang ating buong pangsanlibutang iglesia ay mayroong inilulunsad na programa, Global Discipleship Evangelism. 15 mga buwan ng buong iglesia ay makikisangkot para sa pangaral sa buong sanlibutan. Naglalayo nito na ang lahat ng mga kapatid sa buong teritoryo ng South Central Luzon Conference ay ating abutin, bawat isa'y makisangkot at maging fruitful ang ating pagsisikap nito mga kapatid na sama-sama. Kabilang din sa mga tagapagsalita sina Pastor Arnel Gabin, Vice President for NDR IEL Southern Asia Pacific Division, Dr. Irelyn Gabin, Assistant for NDR IEL Southern Asia Pacific Division, at Pastor Marvin, Vice President for NDR IEL Ministerial Secretary North Philippine Union Conference. Hinimok nila na hindi lamang isang departamento ang gagawa sa paghikayat, kundi lahat ng departamento o buong pamilya ng bawat iglesia ay gagawa. So napakalaki po ng benepisyo na aking nakita sa pagdalo ko sa seminar na ito. Ma-involve tayo doon sa gawain ng Panginoon para ang pabalita ng kaligtasan ay madala sa lahat ng mga tao sa ikaliligtas. Magkaroon po tayo ng mas intentional na pag-abot sa mga tao na daladala po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo na tumugon po ang ating mga kapatid. Napakarami po natin ngayon. Ano po? Alam ko po na sa tulong ng Banal na Espiritu ay marami ang madadala po natin sa paanan ng ating Panginoon. Sa katapusan, nag-commit ang bawat isa na makisangkot sa gawain bilang mga pinili na matupad ang misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Maging kabahagi ang bawat kapatid sa pagpapalago at pagpapaunlad ng gawain ng paglilingkod ng Panginoon. Sa akin, bilang isang elder, parang mas maagaan ang dating nung lecture ngayon about small group. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, NTUC News.